Yo, guys, check, kamusta mga idol? So ayan ha, wala nang intro mga lodi. Punta na agad tayo sa malupit nating topic ngayon mga idol. At ang pinakamatindi is nag-pump na ngayong araw, nag-pump ng 21% ang Shiba Inu mga idol. At ito yung pinaka nag-trending ngayon sa crypto world no ngayong araw, dahil talaga nga ang taas oh, no? Simula 5 hanggang 7. So mataas yan mga idol, 20%, 21 na nga eh, 21 na ba? So ayan, 21.2. So ito yung talagang lahat ng may hawak na o may hold no ng Shiba Inu, lalo na kung malaki yung hold mo, isa talaga nag-profit ka na ngayon. So ang tanong is, hanggang dito na lang ba siya? Bababa na ba siya? Bababa na ba siya o magtutuloy-tuloy? So ang ano ko lang diyan mga lodi, ang sa akin lang to ha. Ang tingin ko diyan mga idol, parang ganito yan, no? Yung sa akin lang ha, yung ano ko lang, TA walang kwenta lang ako eh. Ayun. Para mangyari, 'di ba, nag-pump siya ngayon. Yung dati yung BTC yung nakaraan, ayan, nag 1 million, 'di ba? Uy, nagulat tayo. Uy, grabe, nag 1 million agad yung BTC, nag 1 million na nag-pump. No? So ang ginawa ng BTC, naging stable, bumaba ng onte, bumibelo lang pala mga idol, tapos magpa-pump pa ulit ng isa. 'Di ba? So ayan, nag-pump na naman. So nag-double pump na yung BTC noon. Tapos stable, bumubuelo, tas biglang pumalo ulit pataas. So ganun yung nangyari sa BTC, 'di ba? So ngayon, sa tingin ko ganun lang din yung gagawin ng Shiba Inu ngayon mga idol, no? Kasi ano lang to eh. Ito lang yung unang pump kasi wala pa yung Shibarium eh. Bali-balita pa nga lang eh, 'di ba? Kumbaga hindi pa nila nilalabas, no? So once na ganyan na, ayan, bubuelo tas magpa-pump na yan. Parang ganun yun lang yung nasa isip ko mga idol, no? So ayan, syempre alam niyo naman meron tayong hold na Shiba Inu. So talagang medyo masaya tayo ngayong araw. Pagkagising ko yan eh, kanina umaga bigla nag-pump. Makain ako ng almusal, sabi pagtingin ko, oh no, oh shit, sabi ko, biglang ano, biglang tumaas, sabi ko ganyan. So ayan, tapos nanood na ako ng mga TATA, ng mga tinignan ko na yung mga sa Twitter, ganyan. So talagang nag-pump mga idol, napapost pa nga ako sa Twitter eh, dahil dyan eh. So ayan, so ano muna tayo, punta muna tayo sa mga marilupit na topic natin mga idol, no? Mga idol, punta muna tayo. So unahin ko na to ha, kasi marami nagtatanong sa akin dito, ano raw masabi ko dito mga idol, no? So ito, kilala nyo naman to, di ba? Yung nangyari. So, sa akin lang dito mga idol, bibigyan ko kayo ng isang maling, ng ano, halimbawa. No? Napanood nyo na ba si Kai? Yung Hitchhiker sa Netflix mga idol. Ano ko lang ah. Search ko lang. Sandali. Ito mga idol oh. Si Kai. The Hatchet Welding Hitchhiker. Yan, bagong labas lang to sa ano, sa Netflix mga idol. Alam niyo yung nangyari dito, it's talaga nga roller coaster. No? Dahil saan? Sa mga netizen, sa mga social media. No? Spoiler alert na to mga idol ah. No, kasi dahil diyan, parang naturing siyang hero, Diyos o by ano nga modern Jesus nga tawag sa kanya, pero bandang huli talagang nangyari na talagang masamang tao pala siya. So, parang ang nag-decide kasi noon mga idol is yung mga netizen eh. Kumbaga ano yung nagtitrending siya, lahat ng opinion ng netizen, pinapakinggan ng media, ganyan-ganyan. So, parang ganito. Kay Alex, dahil lang sa video na to, kasi sa isang video lang din naman napanood si Kai eh. So, ngayon, dito sa video na to mga idol, no? Parang ang nangyari dito, sa isang video, parang didesisyon na agad no ng mga netizen na talagang masama yung ugali ni Alex Gonzaga, masama yung mga wala siyang pakialam sa mga mahihirap. Ang daming comment eh mga idol eh. 'Di ba? Kumbaga talagang dinesisyunan na eh, pala decision talaga tayo mga Pinoy, eh, no? Pero ako kasi nung una wala naman akong pakialam dito eh. Kaya lang kasi hindi kasi ako ganoon ka ano eh. Kumbaga magde-decide ka agad sa isang video lang na panood mo. Napakaikli lang niyan, 19 seconds, 'di ba? Pero mga idol, oh ngayon naglabas na yung naglabas na sila ng comment. Ayun, nalaman natin na close pala nila to. Nalaman natin na pag may event pala sa kanila, ito yung cater na kinukuha, kabiruan din nila yung mga waiter. So paano ngayon yung mga nabitawan ng salita na masasama kay Alex? Mababawi pa ba yun ng mga netizen? 'Di ba? Parang wala na rin yun. Kumbaga kahit ako, kunyari ako yung nagsalita ng masama, ganun pala eh. Okay lang yun, bahala siya. Parang hindi naman natin alam eh. 'Di ba? Ganun. So, para sa akin mga idol, lahat ng nakikita nyo sa social media, huwag agad-agad kayo magdidesisyon. Kunin nyo muna lahat ng mga opinion ng ano, kung sino man yung nai-involve doon. Di ba? Huwag agad kayo magdidesisyon kasi magmumukha kayong salba. Kayo yung magmumukhang salbahe. Imbis na
parang ang comment nyo is nag-aalala kayo dito sa waiter, biglang kayo pa yung magiging salbahe dahil sa mga masamang sinabi nyo kay Alex. Parang ganun lang. Di ba? So, ganun lang yung opinion ko dito. Ayoko nang pabahin. Basta, ganun lang. Kasi marami nagtatanong sa akin dyan. Sunod naman, mga idol, is yung sa Lele Goldcoin, no? Ang opinion ko naman dyan, mga idol, ako kasi, alam nyo naman, hindi naman natin pinromote to eh. Di ba? Kasi nga, marami, alam nyo mga Lodi, marami nag-PPM sa akin. Marami nag-chat sa akin na nagsasabi na, boss, i-ano mo to, i-promote mo to, bibigyan ka namin ng ganyan, bibigyan ka namin ng ganito. Boss, i-promote mo to, babayaran ka namin ng ganyan, babayaran ka namin ng ganito. So ako mga Lodi, once na nakita ako na talagang sablay na to mga idol, ay sablay yung pinapapromote, wala. Not interested, ganun agad yung aking reply sa kanila mga idol. Hindi ako nagpo-promote ng mga ganyan. No, yung talagang parang may lolokohin kang tagapanood mo. Alam nyo mga idol ako ha, yung mga tagapanood ko mahalaga sa akin yan. Laging halos binabati ko lahat araw-araw yan, no? Kumbaga, binabasa ko yung mga comment. Dapat bilang isang content creator, mahalaga sa'yo yung mga audience mo. Kasi ayun yung bumubuhay sa channel mo eh. Ayun yung reason kung ba't ka nag-upload eh. Tapos yung mga content creator na nag-promote ng ganito, parang ang ginawa nila is dinakawa nila yung mga ano nila. Yung mga audience nila o yung mga nanonood sa kanila, 'di ba? Yung mga tumatangkilik sa iyo, kinuha na mo ng pera dahil para lang magkumita ka ng malaki. Ang nanakawa mo is yung mga nanonood sa iyo, 'di ba? So sa akin napakasablay ng mga content creator na ganun mga idol. Bahala na kayo, hindi ko na alam kung sino yung mga nagganoon nito, yung mga nag-content nito. Sabi nga nila may mga sikat pa raw pero wala naman akong ano doon. Once na ganun yung galawan mo bilang isang content creator, sablay na agad sa akin. Sa akin lang naman yun. Di naman masyado importante yung opinion ko eh. Di ba? Kasi kung sa iba, idol pa rin nila. Wala na tayong magagawa doon. Pero alam ng content creator yun na kinukuha niya ng pera yung mga nanonood sa kanya. Yung mga ginagamit yung link niya, yung mga referral. Kasi yung mga ganito mga Lodi, referral ano to eh. Hindi naman katulad ng BitGet to eh. Yung BitGet kasi mga idol, yeah, kahit na gamitin nyo yung code namin, kayo pa rin na magde-decide kasi copy trading to eh. 'Di ba? Copy trading, kumbaga magte-trade ka, pwede ka mag-copy trading, pwede ka mag-trade ng sarili mo. Hindi mo kami kasama doon sa trading na 'yon. Wala kaming pag nanalo ka, wala kaming cut doon o wala kaming porsyento doon, wala kaming ano doon, 'di ba? So ang dito lang mga idol, kung ginamit nyo man yung code namin nung nag-register kayo, napakaliit lang. Nang porsyento namin doon. Parang sa ano lang, parang sa Lunation code. Parang sa Lunation code lang, 'di ba? Maliit lang 'yun, mga idol, hindi ganoon kalaki. No? Hindi ka tulad dun sa mga Lele Goldcoin, mga idol, napakalaki ng halos kalahati ata ng nawawala sa ni-repair nila, napupunta sa kanila. Hindi ko alam mga idol, nang hula lang ako. Pero meron akong kilala na talaga malaki yung kita sa referral dito sa may Lele Goldcoin na yan. Di ba? Asa na ba yun? Wala ah. Eto, no? So ayan mga idol. No? So ganun lang yung sa akin. So sa akin, kung hindi mahalaga sa iyo yung mga audience mo, sablay ka bilang isang content creator mga Lodi. Ganun lang. Isipin mo, nanakawa mo pa yung mga audience mo mga Lodi, no? So, bad trip yung mga ganun. So, ayun lang yung sa akin dito. So, ayun yung comment ko kay Alex. Ayun yung comment ko dito. Yan, no? So, tapos mga idol, ito naman. Meron kasi tulad nito mga Lodi, ah, sa Discord to. Mismo, kung kasali ka sa Discord, ipipm ka ni G-host. No? Meron kang mga sasabihin sa'yo. Nag-violate ka sa terms na mga ganyan, etc. Yada, yada. Tapos, may ikiklik ka rito na mga something na mahahack ka, mga idol, no? So, ayun, nag-reply si Jihos dito. Sabi niya, that's not me, don't click, no? So, ngayon mga panahon na to, mga idol, maraming naghihirap, so maraming nakakaisip ng kasamaan. Maraming nang gustong magnakaw, mag-scam, no? Kaya dapat alerto kayo, lagi kayong mag-ingat, mga idol, no? So, ayan, kung meron kayong mga ginagawa na link o yung mga diskumpiyado kayo sa link, ganito kasi ginagawa ko mga idol. Dati kasi wala akong extra na laptop pero ngayon kasi meron na. So ang ginagawa ko, once na dismayado ako sa isang link ko na kunyari kiklik, kakopy ko na lang 'yon tapos ipipaste ko sa doon. Mag-o-open ako ng Messenger sa laptop, doon ko ipipaste. No? Doon ko i-open sa may laptop, hindi ko i-open dito sa PC ko kasi dito 'yung marami akong ano,
maraming mahalaga dito sa PC ko, doon ka siya i-open sa kabila. No, ganun yung ginagawa ko. Pero kayo, kung wala kayong ganun, kung diskumpiyado kayo, huwag nyo nang i-open. Di ba? Ganun lang mga idol, lalo na sa mga content creator din kasi minsan ganun eh. Sasabihin sa'yo na magbabayad ka ng, magbabayad sila ng ganito. Atas pag pumayag ka, sige mga idol, ito yung ano, paki-open na lang to, ito yung babasahin mo. Tapos pagka-click mo nung folder na yun, is, yun na, mahak ka na. So, ingat-ingat lang mga idol, lagi yung talasan ng pag-iisip nyo, mga idol, alerto lang lagi. No? So, ayan. So, dahil nga mataas yung ating Shiba Inu, nag-pump talaga siya ng sobra ngayong araw. Ganun din ang BTC. Tignan natin kung sumabay yung ating mga coins. No? Ayan, puntahan natin yung SLP ngayon mga idol. So, ayan. Mataas din siya, 0.15, no? 5, no? Ayan, tapos yung RON coins natin, mga idol, ganun pa rin to sa tingin ko eh. AXS nga muna. AXS. Ayan, AXS natin, bumaba ata, 482, no? Mataas pa rin to, kumpara mo sa 14 days. Mga idol, kasi nasa 300 lang yan, no? 367. Diba? So ngayon, halos 100 mahigit yung tinaas niya. RON coins natin. Tignan natin mga idol. So 26 pesos mga idol, nagpump din siya. Grabe yung RON, tuloy-tuloy. Hindi mapigilan yung RON kahit na mabagal, pero pataas pa rin yung pag-angat niya mga idol, no? So ayan, ayan yung ano natin. Balita natin sa mga coins. Gusto ko lang batiin dito mga lodi si Idol King of Torts. Ayan, nag-top 10 siya sa Bagapalusa mga idol. No? So ayan, nanalo siya ng ano ba to? Ano ba panalo dito? 225 na Moon Shard, dalawang avatar. Eh, yung number one, champion, ano nakalagay. Dalawa nito, ay hindi, dalawa. Dalawa rin pala. Tapos, 10,000 Moon Shard. So, ayun. Ito pala sa gilid, saan sa ko pa tinitignan. So, ayun mga idol, na congrats kay King of Torts, ha? Na pang top 10 sa leaderboard. No, ayan, shoutout sa kanya, napakahusay mo, idol, no? Tapos, dito naman sa mga update natin, mga Lodi, isa pa to, mga idol, oh. Itong OBS, no? Merong inatake rin, ayan, mga idol, oh. Ito si NFT God. Nakalagay dito, this is a reminder to use hardware wallets to protect your NFTs from this kind of attack. NFT influencer, NFT God, lost all his digital asset in an OBS malware attack. Last January 14, no? So ako naman, meron naman akong hardware wallet. Meron tayong Trezor, mga idol, no? Pero, syempre, meron pa rin ako mga asset na hindi nakapasok sa Trezor. Pero, yung mga hindi lang importante yun. Kaya lang, syempre, nakakatakot pa rin to kasi OBS, eh. Gamit natin yan, ito yan, no? Mga idol, oh. Gamit natin yung OBS, oh. Diba? Siguro mali lang yung ano niya, na-download niyang OBS na link, no? Ayun lang sa tingin ko. Kasi once na, una pa lang, naka-download ka na ng legit na OBS, kung mayroon mang update yan, once nakinlink mo mismo yung, pag in-open mo yung OBS, dun lang lalabas yung update niya. Tatanungin ka niya, gusto mo ba i-update niya yun? O mamaya lang, o bukas na lang? Ganun, no? So, ganun lang yun. Eh. Pero siguro, yung umpisa pa lang, baka mali na yung OBS na na-download niya siguro. Ayun lang, no? Nakakalungkot lang, no? Sa panahon ngayon, marami na talaga gustong mangha, kaya mag-ingat kayo mga idol, no? So, ayan, medyo kirig-kirig naman yung mga balita dito, no? Ayan, so punta muna tayo dito mga idol, no, sa BitGet natin dahil nga nagpump yung SHIB, ayan, medyo nagprofit tayo ng onti lang, no. Tapos kahapon nag-trade si Pisces, no. Nanalo lang nagprofit tayo ng 3 USD sa kanya, no. So ayan, tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa BitGet mga idol, no. Tapos yung sinabi ko kahapon sa Binance, yung pre na 100 USD. Sabi ko naman sa inyo kasi kahapon ko lang siya nakita, na excited akong i-share sa inyo, no? So yung cashback pala na yun mga idol, kasi once na nagtitrade ka sa Binance, may mga transaction fee pala yan, no? Explain ko lang, ha. So may mga transaction fee. Ngayon yung 100 USD na yun, parang ayun na yung ano mo, transaction fee mo. Lahat ng transaction fee mo doon na ibabawas, no? Sa 100 USD na yun. So malaking bagay pa rin yun, lalo na kung everyday trader ka at umibili ka ng mga coins, nagbibenta ka ng mga coins. Malaking bagay pa rin siya mga idol, no, yung 100 USD na yun, no. Kaya lang kasi yung sabi ko kahapon magagamit mo sa trade, hindi pala, no? No, ayun pala, mali pala ako doon mga idol. Na-excite lang ako kasi nakita ko, uy, 100 USD, share ko nga sa mga audience ko. Hindi ko alam, ngayon lang ako, kahapon lang ako nag-promote ng Binance, eh, di ba mga idol, kung lagi nanonood.
Na-excite lang ako kaya nasabi ko na ano pala, cashback pala is parang pang ano yon, pang gas fee, no? Para hindi ka na mabawasan ng gas fee kung nagtatransa ka sa Binance. Yun lang yun mga idol, no? So ganun pa rin mga Lodi. Lahat kung gusto nyo mag-trade, mag-earn sa crypto world, no? Mag-trade kayo at malaking bagay na ngayon dahil alam ko, sa tingin ko lang naman is pa-bull run na, no? Sa tingin ko lang, naabot na natin yung bear, pinaka-bear nung 2022, ayun na yun. Kumbaga ngayon 2023, panahon na ng pag-angat o pagbuelo na stable tapos paangat. Parang ganun lang. Ganun lang yung sa point ko, no? So, ayun. Kung gusto nyo magkaroon ng mga matibay na crypto exchange, syempre number one, Binance. Syempre, ito, maganda rin yung BitGet natin dahil may copy trading dito, mga idol. No? So, solid tong dalawang link na dalawang crypto exchange na to. Magpa-profit ka pa sa copy trading, no? So, ayan. Lahat ng link dyan, sabi ko nga sa inyo, maraming kumakalat na mali o mga pang-scam, phishing link. No, so lahat ng link natin diyan sa baba, andiyan na lahat ng mga legit na link mga idol. Ayun na lang ang i-click nyo, huwag na kayo maghanap sa Google. Dahil minsan yung fake andun pa sa unang-una pag sinearch niyo yung kunya, nag-search kayo ng something, BitGet or Binance or basta kung ano man, di ba? Ang minsan yung nasa unahan pa yung fake, yung pang-phishing, ayun pa yung nauuna. So ayun lang mga sinasabi ko mga idol, ha? Pwedeng din niyo sundin. Nasa inyo yan mga idol, no. So ayun. Tapos punta na tayo dito mga idol. Una-una batiin ko lang yung lima nandito. No? Si Mark Official, ayan, shoutout sa iyo RJ Nabo, pa shoutout idol Al Mercado, King of Torts, ayan, yung number 10 natin sa leaderboard, shoutout sa iyo. Tom Padilla, Calle de Barcelona, ano, ayan, no? Tapos Das Pokebo, Pokebox na Tanyer Magalo. Ayan, Kevin Javier, yung mga negosyante lang yung mayaman. So ayun yung update natin kahapon. Ayan, Jerry Benventura. Hirap na din kasi Manalo Lods. Parang di ko na kayang makabore nang di gumagastos ng SLP. So ngayon, tignan natin mga Lodi kasi ano na, tapos na yung ating ano, rare era. Papunta na tayo sa epic era mga idol, no? So ayan, ano bang masabi nyo ngayon? Papunta na tayo sa epic era. No, wala ka nang magagawa dyan sa sibuyas na yan. Pati asukal, bigas, lahat ng agricultural products sinuhold. Hinuhoard o hoarding ng mga animal. Ayan, nakartel. Kasabwat mga nasa DA. No? Corruption sa Pilipinas ay nasa tao na. Sagad na sa buto. Kaya wag na kayo magtaka. So, ayan mga idol. No? Sabi ko nga, pag nasa Pilipinas ka, dapat magilas ka. No? Madiskarte ka. Para sa sarili mo, huwag kang umasa gobyerno. Dahil yung mga nandyan na may kapangyarihan, mga idol, hindi naman sa... Pala decision din ako, no? Pero alam ko na kasi yan, nakita ko na yan, no? Sa tanda ko ngayon, 96 na ako. Ayan. Ayan. O, ito na, pagkaid ng era, ayan. Hindi siya magre-reset, mga idol, no? Kasi may nagtanong dito kung mare-reset, eh. Alam ko magkakaroon ka ng box, no? Yung parang free na runes, no? Ayun ata yung magkakaroon dyan, no? Tapos move on ka na diyan, the end na 'yan, play to pay, play to pay. No, ito, si mga hindi naniniwala sa Axie, nasa inyo 'yan. Pwedeng umalis kayo, wala kami magagawa sa inyo, no? Ayan. Naka-move on na kami sa Axie pero may SLP nakatabi. Baka tumaas. Run ano, Pinas na lang. 41 million yung SLP mo. Solid pala, no? Hintayin mo na lang, idol. No? Nasa yan. Pero kung yung 41M na yun, nilagay mo sa RON nung nakaraan, no? 14 days ago, isipin mo kung magkano na ngayon yun. Solid na siguro yun, no? Ito yung mga bot, no? Ang daming bot sa YouTube din, no? Ayan, no? Pinopromote nila yung marshmallow something-something, no? Ayan. Marshmallow. Nga ba, oh? Puro marshmallow. Oh? Marshmallow. Grabe. Tapos malalaman mo na ini-import nila ng sibuyas kung kailan malapit na anihan, no? So marami talagang galit, no, dahil sa sibuyas, no. Idol, nakabili ka ng RON 70 noon, tama ba pagkakatanda ko? Bumibili ako dati mga Lodi kasi day trader ako, eh. Bibili ako ng RON tapos bibenta ko rin 'yun. Ganun. Di ko na alam, marami akong nabili, iba-ibang presyo ang nabili ko sa RON, idol, eh. Ayan. Wala na akong RON ngayon. Yung ano na lang, yung nandito na lang. Siguro 24 RON na lang ata yung nandito.
Matagal na akong walang ron kasi inilipat ko na nga sa SHIB dati, no? Yung in charge kasi sa government agency sa mga ganyan is may cut din from those middlemen. So ayun nga, no, mga idol, corruption is real dito sa atin, mga idol, no? Kuya Jeblo, ano-anong team composition ba na buo mo? Ako kasi marami na. Ayan, ang hirap pumili. Mahirap talaga, lalo na kung dapat pala, pag-umpisa pa lang, nakapag-decide ka na eh. Kung ano yung gagamitin mo. Para yung mga libreng runes and charms na makukuha mo, dun mo kukunin sa na-decide mo. No? Ayan, Lely Gold Coin, sad na wala na. Wala na talaga. Kahit hanapin nyo sa Play Store, wala na, mga idol, no? Ayun nga yun, no? Ako, naiinis ako sa mga content creator na nag-promote nun. Hindi sa mga sumali. No, kasi yung mga Pinoy talaga may hina sa ganyan eh. Sabi ko nga kahit obvious ng scam, papasukin pa rin magano lang, magbaka sakali na mag-profit, no? Kaya lang yung ininvest mo doon, imbis na mag-profit ka, natalo ka palalo, di ba? Hindi tayo natututo. So wala tayong magagawa sa ganyan. Maski nga sa pagboto sa mga official ng Pilipinas, di tayo natututo sa mga ganyan pa kaya. Di ba? Marco Hernandez, shoutout sa iyo. Pagtapos po ba ng rare era, pagpasok ng epic era, magre-reset? Ayun, hindi po tayo magre-reset, no? Kung ano ata yung rank mo, ganun pa rin. Kumbaga madadagdag lang yung mga pwede mong i-crop at epic era na, ganun. Dinabster, shoutout. Tama, boss. Minsan, nagpapahinga lang. Shoutout gamit ko pa din code mo. Ayan. Salamat sa iyo, Warded Idol. Thank you. Ayan. James ba to o James? Kay James, dami ko na buy and sell na bags para sa event. Sana makapasok ako kahit top 100 lang. Ang mahal ng leching avatar. Siyempre, gamit ko donation code mo bilang pasalamat sa mga updates mo. Ayan. Salamat din sa iyo, James o James Idol. Thank you, no? Sa famous tagline mo na yo-yo, guys, check ba or check? Anong meaning? Di ko gets. Matanda na kasi. O, check yun, idol. Parang check mic, check mic. Yo-yo, guys, check. O, check mic lang. Wala naman meaning yun, idol. Parang lagi lang ako nasanay. Hindi ko kasi alam kung anong intro ko eh. Pwedeng gayahin ko si Dr. Libay na, ayun. Paano ba si Dr. Libay? Ayan. Welcome sa ating live stream. O, ganun. Tapos si... Sino pa ba? Sino pa yung mga may intro na lagi ko napapanood? No? Ayun lang, parang doon lang ako nasanay eh. Nung matagal na kasi yun, ganun talaga eh. Ayan, nakabili ako sa 13 pesos. Ayan, solid to si Jay Reyes, no? Paldo ka na ngayon, idol. No? Bakit ayaw nang mag-install ng Mavi Sub 2? Wala pa ata, mga idol, wala pa atang Mavi Sub 2. Madami exchange na may copy trading, idol. Binance lang wala. Oh, hindi, bago lang yung iba, yung Moonbeat, ano ba yun? Basta yun, Moon something. Tapos meron pang isa eh. Pero hindi naman madami, bilang lang, idol. Bilang lang yung may copy trade. Sa tingin ko hindi madami. Isa lang yung, ang pinakasikat is yung BitGet, Moonbeat, yung ginagamit na idol KGX, nakalimutan ko yung pangalan eh. Tapos meron pang isa. Ayan, parang ayun lang alam ko, tatlo. Isa yung BitGet, ayan. Hindi ko lang sinasabi kagabi kasi yun nga, hindi ko kasi ginagamit yun. Ayan, taas yan ng sobrang taas. Ayan, sabi ni Danny Tan, Mar Vergara, Kuya Jeblo, gandang gabi. Nabasa ko yung sa comment mo tungkol sa marshmallow spam. Oo nga, ang daming nag-spam dito. No? Ito yung nagsabi nung sa ano, dito ko ni-review yun eh, yung sa cashback. Ayan ang sinabi niya. So, binasa ko, sabi ko, oo nga, no. Ano lang pala yun, gaspi. Pero malaking tulong yun ha, mga idol. 100 USDT yun na gas fee. Isipin mo kung once na maubos mo yung 100 USD na yun sa gas fee, ayun na yung tinipid mo. Di ba? Sa pagtitrade mo yung 100 USD na yun. Di ba? Kasi sana recipe ng SLP ang sibuyas para tumaas. Ayan, no? Ayan. Bahala na kayo ba? Si Abby Sagani Mauro, shoutout sa'yo. Please ibalik nyo na Axie B2. Wala na yan, Lods. Huwag na kayo masa. Kung ayaw nyo ng origin, bahala na kayo. Siguro ibabalik yan sa Builders Program, no? Kaya lang ang focus nga nila is origin. So, baka malayo-layo pa yan. Ayan. Sabi ni Samson Subala. Get Rich Quick Scheme ni G-Host, buhay pa pala. Ayan. So, mukhang di ka naman updated eh. Di ba? Buhay pa pala. Ibig sabihin, hindi ka na nag-update. Tagal mo na hindi nag-update, di ba? Ikaw, buhay ka pa pala. Ang tagal mo nang walang alam, ha? Ayan, last day na talaga ngayon, Kuya Jeblo.
Puyatan na this, ayan. No? So, kagabi nga yung last day. So, epic na ngayon. Epic era na. Bala ko sana magpalit ng team pero mukhang maganda pa rin ang... Oo nga, no? Kasi yung Poison, mga idol, nakakalaban ako ng Poison. Malakas pa rin eh. Solid pa rin yung Poison, mga idol. Nakakasar pa rin kalaban eh. Gandang gabi kayo, Jeb. May tanong lang ako, may ban po ba yung Axie? Kasi yung kaibigan ko, may Poison team siya. 1 year na, hindi na laro. Tapos pagbukas niya, wala na yung niya. Wala na yun. Sana masagot mo to. Wala na yung niya. Ano yun? Tapos pagbukas niya, wala na yung niya. Ano yun? Wala na yung Axie niya? Wala na yung Axie niya. Pag na, ito mga, kung nawala yung Axie niya, baka kinuha na yun. Ano ba yun? Scholar lang ba siya o sarili niya? Kasi kung nawala, baka kung scholar siya, kinuha na yun ng manager niya. Kasi kung naban yun, hindi yun, kung sa kanya yun, tas naban, hindi yun mawawala. Nandun pa rin yun, hindi mo lang magagamit. So baka scholar siya at kinuha na ng manager niya yun, mga idol. No? Ah, sino ba binoto mo, Lods? Kung si Rasta man, sana maging presidente, problema. Rasta man. Ayoko sabihin yung binoto kasi baka magbago yung pagtingin niyo sa akin pag sinabi ko yung binoto ko eh. No? Basta tali siya. Tali yung binoto ko. Pero hindi si Lenny, ha? Hindi ko binoto yun. Hindi si Lenny tsaka si Bongbong. Hindi ko pares binoto yun. Kuya Jeb, buti na lang hindi mo na-advertise yung Lely Gold Farm kasi biglang nag-shutdown. Kawawa naman. Oo nga eh. Yung ibang streamer na nag-introduce kasi masisisi sila. Good job, Kuya Jeb. On God. Wala. Yung mga yun. Wala na yun. Kasi may ano eh, di ba? May nilabas sa kanilang ano eh. Parang announce na ano eh. Yung mga nag-ano, makukulong ata eh. Di ba? So, kaya kung hahanapin niyo yung mga video nila sa YouTube, wala na, binura na nila. No? So, ayun lang yun. Wala na silang magagawa doon, mga idol. No? Kumbaga, konsensya na lang yun. Kasi kung meron man natalo doon na malaki na ano, nasa mga sumali na yun kung ididimanda nila or hindi eh. Di ba? Kasi kilala naman nila yun kung sino yung nag-iaya sa kanila, kilala nila. So, once na dinimanda nila or something kinasuhan nila, yari yun. Pero kung hindi naman, wala namang magkakaso, di ba? Tapos kung may reason naman, kumbaga, alam niyo yung mga salitang, ano, invest what you can afford to lose, ha? Huwag kayong, ano, magiging ano din yun, eh? Magiging factor din yun, eh? Kung sa korte, di ba? Kasi syempre, sinabi ko naman po na, ano, eh, huwag silang, ano, hindi ko naman sila pinilit, eh, o yung mga ganun-ganun. So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa kaso niya kung sakaling magkaroon man ng kaso pero malabo siguro yan. Para sa akin dapat matuto na yung mga Pinoy. Yan. Wala talagang kwenta. Walang kwenta talaga gobyerno ng Pinas. Dapat talaga niyan iniisa-isa mga sugapa ng pera. Sangayon ako diyan. Sangayon ako diyan, no? Ito na, ayun. Ito rin, si Idol, kinorek niya rin ako sa 100 UST cashback. No? So, ayan, pasensya na dyan, mga Idol. No? Ako, sinasabi ko pag mali ako, ha? Kasi sabi ko nga, na-excite lang ako kahapon dahil pag bukas ko, nakita ko, uy, may free! Chiner ko agad sa inyo, eh. Ayan. Pero malaking tulong pa rin yun, kahit nasabihin mong cashback yun, malaking tulong pa rin yun, mga Idol. No? Kung gusto niyo talaga mag-trade sa Binance o mag-hold ng coins, no? Lalo na pag nag-bull market, syempre hindi niyo naman mawi-withdraw yung buong 1 million pag naging milyonaryo kayo eh. Syempre ang ita-transfer niyo lang diyan pa 100k o kaya pa 20k. Syempre maraming transaction fee 'yun. O kung meron kayong pre na 100 USD. 'Di ba? Makakatipid na agad kayo, 'di ba? Mga lodi, galing no. Ayun. Pang Binance earn lang 'yan, boss, 100 mag-earn lang ng interest for certain days. So ayan. May interest pa pala. Oh, ayan, di ba? So, Idol James, saan makakabili ng RON? Sa Katana? Andali lang. Sa buti pa si Kuya Jeb, hindi nagpabulag sa Lele Gold. Lele Bold lang, solid. Lele Bold pwede, no? Puntahan natin yung RON. Ayan, dito sa CoinGecko, malalaman mo kung saan siya mabibili. Ayan, no? Where can RONin be trade? Ayan, meron sa Katana, CoinEx, and OX. OKX, ayan. Popular trading pairs for Ronin in the market includes, ayan, Ronin USD. Dito, sa Katana, sa CoinX daw, meron mga idol at sa OKX. So, ayan. Ayan yung ano. Pag dito, pag nasa ano siya, pag nasa CoinGecko, makikita nyo na agad kung saan pwede i-trade. Halimbawa, itong Shiba Inu. Ayan. Pupunta lang kayo dito, babasahin nyo lang sa ilalim. Asan na yun?
Dali lang ha, hindi pa kompleto eh. Ba't ganun? Wait, wait. Ito, Binance nakalagay, no? If you're looking to buy or sell Shiba Inu, Binance is currently the most active exchange. So, ayan. Merong mga nakalagay dito sa mga coins dito sa ano, sa Binance. Kahit na yung mga hindi sikat na coins. Halimbawa, itong Versati. Sikat ba to? Nag-pump pa. Ayan, no? So, 14%. So, dito, meron ba makikita dito? Try lang natin. Where can I trade? Ayan. KuCoin, BingX, Gate.io. So, ayan mga idol. No? Dito lang sa Binance. Pag may mga coins kayo at gusto nyo malaman kung saan nabibili, punta lang kayong CoinGecko. Basahin nyo yung nandito sa baba nila, yung information. So, ayan. So, ayan mga idol. Bukas kita-kits tayo. Overall, shoutout sa mga nag-profit o talagang na tumubo dito sa Shiba Inu na talagang nag-pump siya. No? So, ayan. Tuloy-tuloy pa rin dito. Ayun nga, sabi ko, bumibuelo lang. Parang ganun yung gusto kong isipin dyan. Bumibuelo lang. At papali ulit pataas. No? So, ayun lang mga idol. Pump it lang tayo ngayon. At tuloy-tuloy na sana. At at least para sa akin, sa tingin ko is nalampasan na natin yung pinaka-bottom o yung bear market. So, pataas na yung punta natin. Mabagal man, at least pataas. No? So, parang ganun lang mga idol. Kita-kits tayo bukas. Maraming salamat sa mga nanood. Love na love ko kayo lahat mga idol at magandang araw sa inyo. What's up, what's up?